Ika-28 ng Nobyembre, Huwebes ng 34 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung makita niyong nakubkub na ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin niyong sumapit na ang kanyang pagkawasak. Kaya tumakas pabundok ang mga nasa Judea. Umalis ang mga nasa lungsod at huwag nang bumalik doon ang mga nasa bukid. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti sa kanya para matupad ang lahat ng nasa kasulatan. Sa wimpalad ang mga nagdadalang tao o mga inang nagpapasuso sa mga araw na iyon. Sapagkat matindi ang sasapit na kapahamakan sa lupain at ang galit sa bayang ito. Mamamatay sila sa tabak, dadalhing bihag sa lahat ng bansa, at yuyurakan ng mga bansang pagano ang Jerusalem hanggang mabuo ang panahon ng mga bansa. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, buwan at mga bituin. Sa lupa'y mangangamba ang mga bansa dahil sa ugong at alo ng dagat, at wala silang magagawa. Hihimatayin ang mga tao dahil sa takot at pagkabahala sa mga sasapiti ng sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga puwersa ng sanlibutan. At makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa ulap na may kapangyarihan at ganap na luwalhati. Kung magsimula ng maganap ang mga ito, tumindig kayo at tumunghay dahil palapit na ang inyong katubusan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kung magsimula ng maganap ang mga ito, tumindig kayo at tumunghay dahil palapit na ang inyong katubusan. Maraming natatakot sa katapusan ng daigdig dahil ihatid ito ng mga kasindak-sindak na mga pangyayari mula pagkubkub ng mga hukbo sa Jerusalem hanggang pagyurak ng mga pagano sa siyudad na ito. Marami pang tanda ng araw, buwan at bituin ang makikita. May mangyayari din sa ugong at alo ng dagat. Marami na ring henerasyon ang nag-akalang darating na ang katapusan sa kanilang panahon. Maraming nang hula na mangyayari ito agad-agad. Kung totoo ang kanilang mga inakala at hula, marami na sanang beses nangyari ang kinatatakutang katapusan, pero patuloy pa ring umiinog ang mundo. Pero ang malinaw, nabubuhay na tayo sa mga huling araw bago mangyari ang katapusan, at dahan-dahan ang dumarating ang mga tanda. Dapat nating tanggapin ito. Pagkatapos, nararapat pagtuunan ng pansin at pag-ukulan ng paghahanda ang pinakamahalaga, ang pagdating ng anak ng tao sa kanyang ganap na kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa totoo lang, dapat itong hangarin ng lahat dahil kaganapan din naman ng pangako ng Diyos ang kahulugan nito, ang kaligtasan ng sangkatauhan at tagumpay ni Kristo tungo sa buhay na buhay. Pagsasagawa, paano ka magpapasalamat? Magpupuri at magdiriwang sa harap ng mga hamon at pasanin ng buhay. May mga bagay ba sa iyong buhay ang ayaw mong matapos o gusto mo nang matapos agad? Paano mo pinapapasok si Kristo sa mga usaping ito?